Edu Manzano at Vilma Santos nabigla sa panibagong kinakaharap na problema ni Luis. Tila ikinagulat ni Edu Manzano at Vilma Santos ang bagong revelasyon sa kanilang mismong anak tungkol sa scam issue na kinakaharap nito. Hindi nila akalain na magagawa nito ang ganitong bagay para lang sa pera, ang nakakalumong ginawa ng kanilang anak sa mga investors ay hindi pala katanggap-tanggap. Pati na rin ang kanyang dahilan na siya ay biktima din ay hindi na din magiging valid sa mata ng batas at mga investors niya. Nalaman daw ng mga magulang ni Luis na ganito ang mangyayari kaya agad-agad itong bumitaw at kumalas sa kanyang kinalalagyan at iniwan sa ere ang mga hinikayat niya. Malabo din daw na walang alam si Luis sa mga nangyayari dahil bilang chairman ay siguradong alam na niya yan. Ang hindi alam nila Edo at Vilma ay kaya palang gawin ng kanilang anak ang ganitong bagay, isang bagay kung saan hindi nila itinuro sa pagpapalaki sa kanilang anak. Pado sa ating tabi, baka magulat kayo pero malaki ang posibilidad niyan kasi ho, scam eh. Large scam. Luis Manzano, Lucky Manzano, anak ni Vilma Santos, anak ni Edo Manzano. Ay mabigat po yung mga komplainant eh. Million-million, 100 million pala yung na-scam. Nung una kasi akala ko si Luis Manzano ay nag-i-endorse lang nung oil business nila. Meron silang oil business na fuel business eh. It's fuel ba yun? Mahina, hindi naman gano'ng kalala ang company. Akala ko nag-i-endorse lang siya roon. So, ay, trabaho niya, artista siya, endorse siya, ang problem doon. Pero siya pala yung chairman eh. At nung mangyari umano yung scam, yung mga nawawalang pera ng mga investor, ay siya yung chairman. Wow! Yun ang pinanghuhugutan ng mga komplainan. Chairman ka, bakit kami na-scam? Ibalik mo sa amin ang mga pera namin dahil pampaaral pagkain ng aming mga anak sa amin ang komplainan. Ano yung information kung natanggap ko sa NBI? Noon ako po'y matagal din naging reporter sa NBI noong araw. Pagka po ganyan, largest, ano, malaking scam, stapa, ano man. Ano po yan? May pagkakulong. Alam mo, ito payo ko bilang Pilipino at nag-observe sa nag-isip ito. Dapat isettle ito. Dapat ano ito? Ano tawag ito? Kausapin na yan para mas maintindihan nyo. Dapat makipag-usap na si Manzano dun sa mga investor niya. Para sa level pala ng NBI, pwede nilang ma-resolve na yan. Kasi ang NBI naman, tuloy-tuloy ang investigation. Pag matibay ang ebidensya, ay matibay kasi oh, may complainant eh. At sinasabi nilang yung pera nilang ganitong kalaki ang nawala. Talaga matibay na ebidensya yun. Hindi po hearsay yun, hindi po chismis. Merong formal complainant na nagsasabing nag-invest sila ng million-million. At ngayon nga, pinag-uusapan 100 million. May pagkakulong yan. Ha? Estapa yan eh. Parang syndicated staff ang dating pa dyan. May pagkakulong po yan. Pagka 100 million ang pinag-uusapan. Kaya ako, ang advice ko kay Manzano, hindi ko sinabi siyang guilty, pero kailangan niyang harapin yan. Kasi siya pala yung chairman eh. Imposibleng hindi niya alam, ikaw ang chairman, mayroon palang mga investor na pumasok sa business ninyo. Tapos hindi niyo naibalik yung inaasahang kita at nawala pa yung kapital. Aba, yung napakalaking problema niya. Hindi ho yan pinaghirapan, hindi ho yan perang basta-basta, pinaghirapan yan. Nung mga komplainant, dahil pa ng komplainant, mga 30 yata yung komplainant. Naku. Yung isa lang komplainant, pagka million, malaking problema na, 30, more or less, 30 ang komplainant. So lahat na palang nag-invest halos doon, nagpasok bilang mga investor doon sa kailang company na scam, mabigat yan. Eh hindi naman magiging matibay yung sinabi ni Manzano, eh ako, biktima rin ako eh. Problema mo yan. Eh yung sinasabi niya, ang biktima sa kanya yung kanyang partner. O hindi problema niyo, problema mo yan at saka nung partner mo. Ay harapin niyo itong inyong mga investor. Ganun yan eh. Yan ang sasabihin sa inyo ng NBI. Sabi mo, biktima ka. Ang nang biktima sa iyo, partner mo. Pero magkasama kayo dahil sa inyong company, ito yung another complainant. So complainant itong marami, mabigat yan. Kulong ang aabutin. Kaya akong advice ko, ilulitin ko, makipag-usap siya. Hindi yan madadaan sa pagiging showbiz artista na gigimik-gimik kayo. Iiyak-iyak kayo, magdadrama kayo sa dahil artista kayo, nako. Ang ganyang usapin, hindi nakukuha sa iyakan niya, hindi nakukuha sa drama niya. Maniwala kayo sa akin. Tagal kong reporter, alam po dyan, marami dyan halos umiyak ng batos sa NBI. Nagmamakaawang huwag tuluyan, huwag silang kasuhan. Nako, hindi po magagawin yung NBI kasi nakatingin sa dokumento yung NBI.
At pag malakas yung complaint at malakas yung mga ebidensya, sasabihin niya, sa court na lang kayo magkita. Wow. At pag nadala sa korte at mayroong probable cause, huhulihin niya. Actually, doon pala sa NBI, pwede na siyang hulihin. Alam ba ninyo na mayroon ng power ang NBI na si Manzano, pwede nang arestuhin? Kasi siya yung tinuturo. At habang iniimbestigahan yan, dapat nakakulong na. Eh ngayon, swerte pa nga sa Manzano, hindi pa siya inuhuli. Alam mo kung pangkaraniwan tao yan, nakakulong na yan. Yun nga yung ating hamon sa NBI, bakit? Ang titindi ng komplena at bakit si Manzano nasa labas pa? Hindi ko sinabing guilty, pero ang ganyang scam, pag-identify ang tao na involved or sinasangkot pa lang, suspect, dapat yan kontrolado, huli ka agad. Eh, hindi pa nga ginagawa ng NBI, siguro nag-aalangan pa dahil showbiz, artista, may influence, ano, no? Hindi yun basihan yun. No one is above the law. Kawawa yung, hindi ko sinabing guilty, pero kawawa yung complainant. Nag-iiyakan yung mga complainant eh. Kahit isa ang complainant, pag nakita ng NBI na mayroong ebidensya, agad-agad hinuhuli yung suspect. Then, magpaliwanag ka dito. Yan. May complainant sa'yo, ito yan. Ganun. Pag hindi mo nasagot yan, nakakulong ka na. Pag naipalang kaso at malakas ang ebidensya, kulong ka talaga. Hindi ko alam kung bailable yan eh. Conforme sa magiging recommendation at findings ng korte. Kaya mabigat yan. Yun po ang dahilan kung bakit ko sinasabing Luis Manzano makukulong, Lucky Manzano. Pag hindi niya inayos ito. Eh kung aayusin niya ngayon, ngayon pa lang, magpunta na siya, voluntary. Dapat voluntary siya ano. Dapat voluntary siya magpunta ng NBI. Kahit ang sinasabi niyo, complainant din ako, ibang issue yun eh. Complainant ka ngayon, pero mayroong ibang complainant against you. So sagutin mo yan. Mabigat yan, di hubirong kaso yan. Ah, may pagkakulong. Walang arti-artista ho sa batas. No one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Hindi ko sinabing guilty na. Pero sa proseso ng paghahanap ng mustisya, yung rule of law, pinabanggit natin, lahat yan may pananagutan. Okay? Magandang araw mga ka-Flex! Si Luis Manzano po, ang chairman ng Flex Fuel. Welcome sa grand opening ng Flex Fuel Kalibuyo Tanza na ako po ay sobrang proud at humbled na sabihin. Meron na po tayong 55 Flex Fuel gasoline stations. Nakakatawang isipin na malayo na po ang ating narating. Yung mga pangarap natin na makapaghatid ng mura at dekalidad na gasolina at serbisyo sa ating mga motorista at ang makapagbigay ng pagkakataon sa ating mga kababayan na magkaroon na panghabang buhay na negosyo. Sa loob lamang ng 2 taon, napakarami na pong naging bahagi ng ating Flex Fuel family. Mula sa ating mga co-owners, mga empleyados, at syempre, kayo po ang ating mga motorista.